something that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. So what's up mga boss? So ito na ang pangalawang pinahiram sa atin, no, na bike. This is the one of the affordable bike sa market, no. Lucy RFI 175 FI. Yes, nakumpara natin to sa KPB ng Skygo na 150. Pero ang kagandahan dito is mas malaki na siya. Yes, sa mga affordable mass scooter sa market, 'di ba? Last year ito yung pinaka nag-ano talaga, nag-iingay sa market dahil ngayon nga ang Rusi mismo ang naglabas ng ganitong bike, no, na 175 RFI. So ngayon, check natin 2024 kung still lalabong pa ba ito sa market at kasi inyo kung naghahanap pa yun ng affordable and trusted maxi scooter, no, around 100,000 pababa, na around nasa 90k pa to ngayon. So check nyo na lang sa ibang branch. Pero dito sa Legazpi, still 90k ang price nitong RFI 175. Yes, this is the fuel injected mass scooter ng Rusi. Ganyan sila kabigat. Siyempre, poging-pogi yan. Looks, tingnan yung looks, sa unique. Unique one looks. At talagang mas, hindi mo siya masabi na mumurahin, no. Parang Ducati type. At panalong-panalong itong motor na to. Braking system naman niya, no, naka-combi brake, at ang laki, ang haba nitong scooter na to, no. Yun lang ang downside nito, hindi pa siya naka-oil cool, dahil naka-air cooled lang tong motor, no. Pero sa style, sa trip, panalong-panalo. Syempre, ipapakita ko rin sa inyo sa city driving kung talagang relax ka. Pero kitang-kita naman, upuan pa lang, no. Relax na relax ka dito. Tapos driving posture mo dito, panalong-panalo. Syempre speedometer, no. Kaya ang hinihintay nyo mga boss, tara, drive natin tong motor. At no, kung ma-recommend ko sa mga 5.3, 5.4, 5.5, no, kung abutin nyo ba. Syempre high clearance na ng konti kaysa sa mas mataas yung KPB. Pero ito pag binaba mo, yan, ganun yung height nya. Mas mababa na to. Tapos pag sinakyan natin, yan, back, flat-footed tayo, yan. Tapos dito kung side ka naman, clap na sa left mo, same right. Kung kulang ka sa height, yun, gawin mo lang style na yun. Kung mag-lean ka sa left, back mo lean, kung hanggang yan, same as right. Pero pag nakasakay ka na dito, yan, kitang-kita niya naman ang formahan. Panalong-panalo at relax yung arms mo. Siyempre, push and on. Yan, on na siya. Diba? So, tara! Let's go! Drive na natin to. Then, ano masasabi ko at the end of this video. So, ano pang hinihintay natin? Tara! Let's go! So, pansin nyo naman mga boss, no? Ang throttle response ito, ang bilis lang. Check nyo. Diba? Lakas, lakas na rin nga, syempre nga. Tapos, CC nito, napakalakas. Tapos, ang driving nito, yung driving niyan, so, pa-relax lang tayo. Extend mo lang yung paa mo dito, ganyan. Feels like, NMAX, no? Relaxing lang, pwede may extend pa nga yan dyan. Relaxing. Tapos ang braking system naman nito, syempre this combi brake, right? O, oh, diba? Brake. Lakas ang brake niya, kahit hindi pa siya, naka-ABS. Busina, stock busina. Yan, diba? Oh, tara, let's go. Thank you.
talaga ng LMAX. Presyo ngayon na nasa 98 ang presyo ng RFI 175cc. Lakas na rin, oh. Siyempre, lalo itong lalakas kung nakapagpapanghilig ka rin. Pero sa stop, ito napakasong. Relax ang hands mo, ang likod mo. Ayun na tayo. Okay, malakas ang treno. Lang ngayon. Pero sa ganitong traffic type, no, panalong ganitong scooter, super relax. Siya man talaga sa maganda sa box scooter, no, relax na relax. SM Legacy. Gagamitin mo ito pang daily rides, trabaho, yan, work, rides lang. Siyempre, panalong-panalo itong ulitin mo ito. Isa lang ride, yes. Bukan mo ako ito. Para sa akin, kailangan mo lang yung panglinit. Matakot. Pagpipili ka sa mga underrated scooter. Siyempre, nasa affordable scooter category ito, no? Rosy. Pero, sa halagang ganito, men, hindi mo masasabi talagang China ba yan? Same lang eh. Mas maganda pa nga ang looks nito. Yung progressive na parang Ducati definition. Tapos kung pinakaharap ka dyan, ganito sa hodo niya, parang nakasasakyan ka lang. Relax, relax ang mga kamay mo dito. Distance, distance lang tayo. Pero ang laki nitong scooter na max ng RFI. Mas malaki ito kaysa sa EPB 150 ng Skygo. Mas maganda ito kung sa sumpat at laki. Hindi siya magkakalay sa NMAX, Yamaha NMAX. Ang laki niya. Pwede na tayo isang bus. Oop, oop. Yung medyo, yung shock niya medyo bigas ng konti. Pero mas naman. Pero pag sporty type, no? Mag-ubos. Saha mo na medyo mas naman. Ano pang ano sa ganitong motor? Forma, chill rides, yan. Punta. Lakas ang hatak niya.
boss. Kamusta yung handling niya? Very relax ka lang talaga, tapos responsive. Ganyan, pag ganyan mo, sangkalili ko, hindi siya mabigat, manibela, napakagaan. Sa ganitong pressure talaga, no? Yeah, very comfortable talaga siya sa ganitong pressure. Especially sa ganitong maxi scooter. Relax ang pag-drive mo dito. At syempre, pogi-pogi ka dito mga boss. Alright! Yan, kaya mali mo tayo dito, diba? Punta mo ka naman sa traffic. Ano? Kung gusto nyo motor na relax sa'yo at ang good will power, tapos kahit yung budget mo, go for this motorcycle ng Rusu 175. Yes. Kasi ibibigay niya yung anong hanap niya. And kung going for a long ride at need ng power, just hug pang-gilid, no? Palit ko lang kayo ng pang-gilid. Napakasawid yan. So, yun. That's it. No? At I hope na nakabigay sa inyo sila na gusto nyo itong aking test drive itong motor na Uzi RI 175. So, ladies here, what's up mga boss? So, yun. So, yun mga boss, no. Kita nyo naman, pag nakadrive talaga kayo dito sa motor na to, super relax. Comfortable na comfortable kayo dito. In terms sa braking system, malakas naman siya. Dahil nga sa combi brake and dualist brake, harap at likod. Yan. At i-upgrade nyo na lang yung tire nyo para mas secure talaga. At hanapan nyo na lang mas magandang tire, Pirelli or any tire. Kung may budget, palit tire agad. Sa looks dito, pogi-pogi ka talaga sa RFI, no? Kaya isa sa mga trip mo na wala kang big budget, go for this scooter, no? Tulad ng mga NMAX, no? Relax siya. At syempre, pogi-pogi sa datingan. About naman yung power. Ay, stop. Okay naman siya kasi, yun nga, very responsive yung throttle nito. Kaya tingnan nyo na. Lakas. Lakas niya. Kaya kung gusto pa nyo palakasin to, maraming mga po, ano na, mga setup on the market. Set ko na lang, especially sa panggilid. Oops. Pang daily, panalong panalo itong motor, no? Especially FI na to, no? Hindi ka na mabubugbog, hindi ka na mabubugbog sa gasolina na masyado dahil fuel injected na itong motor ng ICE. Ano pa? Yun, yun lang naman. No? Traffic, driving, napaka forma, relax lang, no? Braking system, goods na goods. Basta ang maano ko dito is yung tire. Yes, yung gulong. Mas magandang palit dito para secure talaga ang cockpit. Pero sa stop, goods naman, no? Stop yan, stop tire. Okay namang cockpit. Pero for me, the best kung mag-ano, Pirelli ka or other brand. So, yun. That's it for today mga boss. No? Please, nakita natin ang naramdaman natin itong performance nitong motor.
kung hindi ka pa nakapanood ng comparison looks at ibang naka-install kaysa sa KPB 150, no, bisitahin nyo lang isang vlog ko doon. Pero dito mas malaki, mas mahaba ko. Mas scooter talaga siya. Say mas N-Max, kung trip mong N-Max tapos hindi kaya ng budget mo, panalo ka dito. Okay, so yun. That's it mga boss, no? Takits na lang sa next episode ng vlog natin mga boss. Syempre, nakarasay ko ito mga boss sa mga gustong bumili ng motor na affordable sa market, no? Shoutout Lucy, yes. Shoutout sa Skygo, no? So, peace. Never been apathetic. Bad energy is like a poison. Needs a man, a septic.